Ang paglalakbay sa ilang. Ikalawang kabanata. At nagsibalik tayo at pumunta sa ilang papunta sa dagat na pula, ayon sa iniutos ng Panginoon sa akin. At sa matagal na panahon, nagpaikot-ikot tayo sa kaburulan ng Seir. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, matagal na kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon dumiretso kayo sa hilaga. Sabihin mo sa mga tao, dadaan kayo sa teritoryo ng inyong kamag-anak na mga lahi ni Esau, na naninirahan sa Seir. Matatakot sila sa inyo, pero mag-ingat kayo sa kanila. Huwag niyo silang pakikialaman, dahil ibinigay ko na sa kanila ang mga kaburulan ng Seir bilang kanilang lupain, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Babayaran ninyo ng pilak ang pagkain at inuming manggagaling sa kanila. Alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nagbabantay sa inyo sa paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng 40 taon, sinamahan ko kayo at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan ninyo. Kaya dumaan tayo sa mga kadugo na lahi ni Esau na naninirahan sa Seir. Hindi tayo dumaan sa daan ng Araba na nanggagaling sa mga bayan ng Elat at Ezion Geber. Nang naglalakbay na tayo sa daan sa ilang ng Moab, sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ninyong guguluhin o lulusubin ang mga Moabita na lahi ni Lot, dahil ibinigay ko sa kanila ang Ar bilang lupain nila, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Noong una naninirahan sa Ar ang marami at malalakas na tao na tinatawag na Emita. Sila'y matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Tinatawag din silang Rephaimeo, katulad ng mga angkan ni Anak. Pero tinatawag silang Emita ng mga Moabita. Sa Seir dati nakatira ang mga Horeo, pero pinalaya sila ng mga lahi ni Esau at sila na ang nanirahan doon, katulad ng ginawa ng mga Israelita sa mga Kananeo sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sinabi pa ni Moises, pagkatapos iniutos ng Panginoon na tumawid tayo sa lambak ng Zered, kaya tumawid tayo. Ito'y pagkalipas ng 38 taon mula noong umalis tayo sa Kadesh Barnea. Nang mga panahong iyon, nangamatay ang mga sundalong Israelita sa henerasyong iyon, ayon sa isinumpa ng Panginoon sa kanila. Pinarusahan sila ng Panginoon hanggang sa mamatay silang lahat sa kampo. Nang patay na ang lahat ng sundalo, sinabi sa akin ng Panginoon, sa araw na ito tumawid kayo sa hangganan ng Moab sa Ar. Kapag nakarating na kayo sa mga Amonita na mga lahi ni Lot, huwag ninyo silang guguluhin o lulusubin, dahil ibinigay ko sa kanila ang lupain iyon, at hindi ko kayo bibigyan kahit na maliit na bahagi nito. Ang lupain iyon ay kilala rin noong una na lupain ng mga Rephaimeo, pero tinawag silang Zamzumeo ng mga Amonita. Napakarami nila at napakalalakas at matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Ito rin ang ginawa ng Panginoon sa mga lahi ni Esau na nakatira sa Seir. Pinagpapatay niya ang mga Horeo para makapanirahan ang mga lahi ni Esau sa kanilang lupain. Hanggang ngayon naninirahan pa rin sila sa lupain iyon. Ito rin ang nangyari nang sinalakay ng taga-Kaftor ang mga taga-Avin na naninirahan sa mga baryo ng Gaza. Nilipol nila ang mga taga-Avin at tinirhan ang lupain ng mga ito. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, ngayon tumawid na kayo sa lambak ng Arnon. Ibinibigay ko sa inyo ang Amoreyong si Haring Sihon ng Heshbon at ang kanyang lupain. Salakayin ninyo siya at angkinin ang kanyang lupain. Mula ngayon, loloobin kong matakot sa inyo ang lahat ng bansa sa buong mundo. Manginginig sa takot ang makakarinig ng tungkol sa inyo. Natalo ang hari ng Heshbon na si Sihon. Kaya noong naroon tayo sa ilang ng Kedemot, nagsugo ako ng mga mensahero kay Haring Sihon ng Heshbon upang sabihin sa kanya ang mensahe para sa ikabubuti ng aming relasyon. Sinabi ko, kung maaari, payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain. Sa pangunahing daan lang kami dadaan. Hindi kami lilihis ng daan. Babayaran namin ang aming makakain at maiinom.
Ang pakiusap lang namin sa inyo, payagan nyo kaming dumaan sa inyong lupain. Katulad ng ginawa ng mga lahi ni Esau na naninirahan sa Seir at ng mga Moabita na naninirahan sa Ar. Payagan nyo kaming dumaan hanggang sa makatawid kami sa ilog ng Jordan, papunta sa lupaing ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Pero hindi pumayag si Haring Sihon ng Heshbon na padaanin tayo, dahil pinatigas ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang puso para ibigay niya siya sa ating mga kamay, kagaya ng ginawa niya ngayon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa akin, sinimulan ko nang ibigay sa inyo si Sihon at ang kanyang lupain. Kaya simulan na ninyo ang pagsalakay at pagsakop sa kanyang lupain. Nang nakikipaglaban si Sihon at ang kanyang mga sundalo sa atin doon sa Jahaz, ibinigay siya ng Panginoon na ating Diyos sa atin at pinatay natin siya, pati ang mga anak niya at ang lahat ng sundalo niya. Nang panahong iyon, sinakop natin ang lahat ng kanyang bayan at nilipol sila ng lubusan, mga lalaki, babae at mga bata. Wala tayong itinirang buhay. Dinala natin ang kanilang mga hayop at mga ari-arian na ating nasamsam mula sa kanilang mga bayan. Tinulungan tayo ng Panginoon na ating Diyos sa pag-agaw ng Aroer, ang lugar sa tabi ng lambak ng Arnon, at sa mga bayan sa paligid ng lambak na ito, at ng mga lugar hanggang sa Gilead. Walang bayan na matibay ang mga pader na hindi natin kayang pasukin. Pero ayon sa iniutos sa atin ng Panginoon na ating Diyos, hindi tayo lumapit sa kahit aling lupain ng mga Amunita, kahit sa lambak ng Jabok, o sa mga bayan sa palibot ng mga kaburulan.